Sa unti-unting pagbubukas ng turismo sa rehiyon, ay ang unti-unti na ring pag-usbong muli ng industriya at maging ng mga negosyo na kakambal nito. Ang pamosong ang Hundred Islands National Park ay isa sa mga pansamantalang sinara nitong panahon ng pandemya. Ilang mga bangkero rin ang pansamantalang napilay sa kani-kanilang kabuhayan dahil sa walang turista. Gayon din ang mga tindera sa may Pantalan o yung sa may Lookup Wharf. Ano kaya ang naging hakbangin ng lokal na gobyerno para sa kanila? Ano-ano rin ang mga susunod pang hakbangin ng LGU na nakaalalay sa taong bayan? Mga kapuso, makakasama natin ngayong umaga si Mayor Brian Celeste na imbaga bigat. Mayor Brian, welcome sa Mornings with GMA Regional TV! Magandang umaga po sa ating lahat and to you, Miss Ara, magandang umaga po. Wow, maraming salamat po, Mayor, sa pag-unlock nyo sa amin dito sa Mornings with GMA Regional TV. Ito po tayo sa first question. Kilala ang Alamino, yes po, kilala ang Alamino City dahil sa Hundred Islands. Paano ba naapektuhan ng pandemya ang buong lungsod, Mayor? Kamusta ang kalakalan ngayon sa Hundred Islands National Park? And masasabi po ba natin na balik normal na ang sitwasyon? Well, in terms of the situation citywide, medyo nakakapag-adjust na ang ating mga kababayan dito sa new normal because of the pandemic. Para nang normal na ang tao dito ngayon, pero lahat sila naka-face mask. Pero in terms of tourism, medyo malaki po pa rin talaga ang impact, ang negative impact ng pandemic na ito sa tourism namin. Kasi so far, medyo nag-plummet po talaga ang turismo ng Hundred Islands. Kaya malaki pong bawas sa ekonomiya namin itong pandemya na ito dahil ang Alamino City, it relies on tourism. We are earning 50 million, close to 50 million a year because of Hundred Islands. Ngayon balik turismo na, nagtaas na ang renta ng mga bangka papunta sa isla. Paano po ba natin natitiyak na naiiwasan ang pananamantala o overcharging ng ilang banghero? Ang pagpunta po ng sa Hundred Islands po kasi is controlled po ng ating lungsod. So, well, yung issue po ng pagmananamantala ng sa mga ating mga turista ay it's very unlikely that happens because yung pera po ay hindi siya cost to tourist to bankero eh. Yung pera po is dumadaan po sa lokal na pamahalaan. Kaya nakokontrol po ng ating lungsod yung mga pumapasok sa Hundred Islands. As of this moment, kamusta ang COVID-19 monitoring sa Alamino City? And kamusta naman ang COVID-19 response ng LGU? And paano tinulungan ng gobyerno or tinutulungan ng gobyerno ang mga apektadong residente? And what's good is, dito po sa ating lungsod, syempre, baryo-baryo po ang Alaminos, ay hindi ganun kabilis mag-spread ang ating virus na ito dahil sa geographical location ng ating lungsod na kung saan ang ating mga kabahay-bahay dito is malalayo po talaga. May mga nagsasabi, Mayor, na napakabata nyo pa sa posisyon. Katunayan kayo po ang youngest mayor sa bansa. Anong reaction nyo po rito? For me, nakakatuwa rin na people see me as the youngest mayor, pero hindi naman po ako tumakbo bilang isang alkalde ng lungsod ng Alaminos para masabi lang na ako ang pinakabatang mayor sa buong Pilipinas. Tumakbo po ako dito para po magsilbi para sa ating mga kababayan. Yes po, ito naman po. Kamusta naman po ang inyong ama na ang dating alkalde ng Alamino City? Reaction niyo po sa mga nagsasabi na ang ama niyo umano ang nagdidesisyon o nagpapatakbo ng lungsod, Mayor? Well, ang dad ko po, he is my silent supporter as of now. Hindi siya nangyayalam sa aking mga desisyon. And kung may sasabihin siya sa akin, he guides me. Pero more or less, ako na po mismo yung nagpapatakbo po talaga ng munisipyo. And minsan nga, inaasal niya ako na kaya mo na yan. He believes in me. I could feel that he believes in me. Maisingit ko lang po ha, Mayor, sa pagkabisi po nila with public service. Kamusta po kayo ng kapuso nating si Miss Pauline Mendoza? Will we be hearing ringing of church bells soon, Mayor?
yun, nami-miss ko. Pero syempre, trabaho po muna tayo. And in terms of wedding bells, syempre malayo-layo pa po yun. Kasi syempre, unang-una, marami pa tayong kailangan gawin dito sa Alamino City. And pag nagkaroon ako na mapaaga ang aking pagtatali, syempre, mahati rin ang aking responsibilidad. So, gusto ko po muna ngayon, focus muna tayo dito sa ating lungsod. Paunlarin po muna natin itong lungsod para bago po tayo pag-isipan dyan sa pagtatali. Okay. Pero of course, love ko siya. Ay, puso! Baka maliit eh. Baka pag makita niya to, magagalit siya. Nako, hindi po. Maiintindihan niya kasi she supports you. Yan. Of course. Yes, and po. I do support her also. All the yes. Panghuling mensahe niyo po, Mayor, sa mga kapuso po natin dito sa North Central Luzon, lalong-lalo na po sa Alamino City. Para po sa aking mensahe, lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Alamino City, ay konting tiis na lang po ay sana po ipagpatuloy natin ang ating samahan, ang ating pagkakaisa dito sa ating lungsod at sa buong Pilipinas. Dahil itong pandemyang ito ay hindi po ito mareresolba kung kami lang po o tayo lang dito sa gobyerno ang nagtatrabaho. Kailangan po sama-sama po tayo sa ating kabahayan, magsisimula yan na pag tayo ay may disiplina ay kaya po natin talunin itong virus na ito. Have a great day po, Mayor! Thank you! Alright, thank you! Thank you, GMA, and thank you, Ms. Ara, for the interview. It's been an honor. Mga kapuso, nakapanayam po natin ang alkalde ng Alamino City, Mayor Brian Celeste. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.